Guys, good evening. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, check natin ang 2024 Honda City Hatchback 1.5 RS CVT Sonic Gray Pearl. Guys, ito yung minor model change ng ating Honda City Hatchback. Kanyang price is 1,189,000 pesos. So, tour ko na kayo ngayon sa ating featured unit for today. Guys, FYI, kakalunch lang niya kanina, 3 PM dito sa Honda Cars Quezon City. So, napaka-fresh pa ng ating Honda City Hatchback. So, tour ko na kayo ngayon. So, dito muna tayo sa front portion. So, ito yung minor model change. And, ang naging changes niya compare sa previous model is yung design ng front grille. So, kung mapapansin nyo, it's more on, for me, it's more on honeycomb pattern na pinagpatong-patong. Then, the same time, yung kanyang lower front bumper is meron na siyang sharp na design. Same as sa City RS sedan. Then, nakaano na tayo guys ha? LED headlights with daytime running lights. LED fog lamps. Then, meron tayong glossy black na front garnish sa upper portion ng ating front grille. So, pakita ko lang ulit ang ating front portion. So, ano kaya akin pala guys? Itong Sonic Gray Pearl. So, ito yung newest color or newest addition sa ating color lineup ng Honda City Hatch. So, kung makikita nyo siya in person, mas ma-appreciate nyo yung kulay. Then, regarding sa engine guys, same siya with the previous model, 1.5 CVT or 7-speed automatic, double overhead cam, front wheel drive, 121 horsepower and 145 newton meters of torque. Powerful yet fuel efficient ang ating makina. Proven and tested na yan guys. So regarding sa mga naging clients namin ng Honda City Hatch, very satisfied sila. So dito naman tayo guys sa passenger side. So mas naging aggressive yung itsura ng ating Honda City Hatch. Kasi nga doon sa ano sa sharp lower front bumper ng ating minor model change. Then naka 16-inch Berlina black alloy wheels tayo guys. Then, ventilated disc ang ating front brake. MacPherson strut ang ating suspension naman sa front. Ground clearance is 134 millimeters. So, door integrated na ang ating side mirror. Iwas blind spot. Glossy black upper portion cover ng side mirror. Then, side turning lights. Nasa side mirror na rin. Then, body color, ating door handles. Then, ano na rin siya guys ha, smart entry. Then, drum brake naman ang ating rear brakes. Then, torsion beam naman ang suspension naman natin sa likod. So, regarding naman sa roof natin or sa upper portion, naka glossy black shark fin antenna na tayo. Then, pakita ko lang yung back portion guys. So, sa likod naman guys, ang difference naman, so yung kanyang diffuser is same doon sa ating City RS sedan. So, combination siya ng matte black and carbon type texture. Then, RS design, which is iba na kasi ang shape nung pinaka-emblem niya. Then, nakaano na tayo, LED taillights. Meron na rin tayong reverse camera. So, pakita ko lang ulit yung back portion. Then, so, same setup pa rin naman siya with the previous model. So, meron tayong tonneau cover dito na adjustable and detachable. Then, ito yung ating compartment space. Then, spare tire.
is nandito. So doon na type siya, nandito na rin yung jack, tools. Then, ang maganda kasi pag naka-hatch ka na unit, pwede mong i-full flat yung second row na sandalan. So, meron tayong, ano guys, very spacious cargo space. So, pag naka-full flat siya, nakatanggal yung tonneau cover, so 841 liters of cargo space. Then, pag nakaangat naman ang sandalan na second row, meron tayong 289. So, dito naman tayo guys sa driver side. So, fuel tank capacity is 40 liters guys. Unleaded is the minimum octane na kailangan mong ilagay. So, 91 octane siya guys. So, kung gusto nyo ng higher octane, like 93, 95, or 97 octane, kailangan all the way or consistent na yun lang ang octane na gagamitin natin. Hindi pwedeng paiba-iba ng octane kasi magkakaroon siya ng effect sa engine. So, dito naman tayo sa second row, guys. So, naka-ULTR seats tayo, guys. Sa utility, long tall, and rest mode. So, sa second row, guys, so sa door panel natin, texture niya is urethane with leather texture with red stitches. Then, ang maganda ngayon kay hatchback, full leather na ang ating seats. So, meron siyang accents or touch ng maroon. Ito lang. Ayan. So, ang maganda dito, naaangat din ang pinakaupuan ng second row. So, additional space siya just in case na 3 passengers lang. So, 60-40 ang division ng ating second row. So, pag gusto mo na yung ibaba uli ang upuan, ganun lang siya. So, lagi lang natin siyang i-handle with care pag ibababa. So, wag lang natin siya basta ibabagsak kasi possible masira yung spring nung lock doon sa ilalim. Tapos, ang ceiling nga pala natin guys is black na. So, normally pag RS variant, black na talagang ceiling. Kasi, it preserves the sporty concept ng mga units natin. Then, sa middle section, meron na tayong aircon vent. Then, meron tayong power outlet. Na dalawa. So, same setup siya with the previous model. So, ito ang ating dome light. Then, guys, ano na nga pala siya. Equipped na rin siya ng Honda Sensing. So, yun yung naging main difference niya compared dun sa 2023 year model. Dun sa sinundan niya, wala pang Honda Sensing, ngayon meron na. So, dito muna tayo sa door panel, guys. So, nandito yung buttons natin. So, ito yung power folding, adjustment ng mirrors, left or right. Then, ito yung kanyang knob for the adjustments of the mirrors, central door lock, and window switches. So, dito man tayo sa front seats. So, meron siyang height adjustment. Then, nandito yung gas lid. Then, sa baba nito is yung hood. Then, RS design pedals. So, sakay na tayo, guys. So, adjust ko lang, guys, ha. So, ito, nakita niyo sa
panel natin. So pumasok ako, dala ko yung smart key. So pag sinara natin yung door, yun yung ating welcome display. So pag nakasensing kasi guys, ang unit natin, ang pinaka panel mo sa center portion is colored na. Tapos meron na siyang ambient light. Then mixture or combination siya ng analog and digital ang panel natin. So ang steering wheel natin guys is tilt and telescopic, so pwede siyang i-up and down, then forward and back. So pag nakuha mo na ang pinaka angle na gusto mo sa steering wheel, ilock mo lang dito. So pag gusto mo siyang adjust, baba mo lang to. Then piliin mo yung position kung saan ka komportable. So dito na tayo guys sa steering wheel. So ano na siya, leatherette cover with red stitches. Then paddle shifters, plus and minus sign, audio control with hands-free telephone assist, then for the Honda sensing and cruise control. Then dito yung kanyang switch for the fog lamps and headlights and for the wipers. Then push start button na siya guys. So start ko lang guys para at least makita niyo yung panel. Adjust ko lang. So the newest addition din nga pala guys for the Honda City Hatch na minor model change. So meron na siyang wireless Apple CarPlay and Android Auto. Yung previous kasi is by cord pa. So same na siya ng feature with the sedan na City. Then ang dashboard natin is urethane. Then meron siyang glossy black accent. Then aircon buttons. So ito yung on, ito yung fan. Ventilation set. Then temperature. Then sa baba nito guys, meron tayong portion dito for your wallets or cellphone. Then USB ports, power outlet. So pwede kang maglagay ng dashcam, basta plug and play, dito lang ang power source. Wala magiging problem yan. Then meron tayong 2 cup holders. Then so yung shift stick natin, so same siya dun sa previous model. Then ito yung clutch. So may manual key nga palang smart key natin. So pagda-discharge ng battery mo guys, dito mo ilalagay yung pinaka manual key para ma-shift mo lang yung transmission to neutral. So icon button. So pag naka-on yan, it promotes fuel efficiency. Normally advisable siya sa mga city driving at di ka naman nagmamadali. More on chill driving ka lang, pwede mo yung i-on yung icon button. Then regarding naman sa mga ano gears natin dito sa may ano transmission, meron na siyang light. At the same time sa panel din meron tayong gear indicator. So normally dito lang tayo titingin sa panel pag gusto lang natin makita kung ano, kung anong gear tayo. Pero normally naman pag naka-drive tayo kasi 7-speed automatic naman to, magsa-self-adjust naman yung CVT or yung makina. Depende sa diin mo sa gas pedal. So yun yung advantage ni CVT. So powerful yet fuel efficient ang consumption sa gasoline. Then sa center portion natin, so handbrake natin is traditional. Then armrest is leather na texture with red stitches. Console box. So sa console box guys, dyan natin lalagay
yung mga cords for charging, candies, para at least kung may long drive, di kayo inaantok kayo, meron kayong way para hindi kayo antokin. Then, glove box. So, dito natin lalagay ang owner's manual, warranty booklet, insurance policy just in case you have a hard copy, and copy ng ORCR na hindi expired, guys. Ah. So, ugaliin natin, guys, mag-renew ng rehistro ng sasakyan. Pero normally naman, pag nag-release tayo ng brand new, 3 years naman ang validity. Then, meron tayong visors. So, sa visors, guys, so, meron siyang, sorry guys, medyo, so, meron na siyang mirror. Same goes dito. Ayan. Tapos, ang ating map light is halogen. So, sinara ko lang muna. So, guys, meron tayong 5 colors nito, ah. Yung Brilliant Sporty Blue, Metallic, Platinum White Pearl, which is may additional 20,000, Ignite Red Metallic, Meteoroid Gray, and itong newest color, which is Sonic Gray Pearl. So, just in case you have any concerns regarding low down payments, bank purchase orders, discounts, iche-check natin, hindi pa naglalabas ang planta. So, sa test drive naman, wala pa kaming demo unit. And hopefully, as soon as possible, magkaroon na kami ng demo unit. Then, even parts, inquiries, and service appointment, feel free to call or text 0906-386-8937 or visit me at 141 Quezon Avenue, Quezon City. And syempre, look for me, Ross Oliver Cruz, ang inyong friendly sales executive. Ang inyong friendly sales executive here at Honda Cars Quezon City, providing a hassle-free transaction to all customers since 2016. Then guys, pa-subscribe na nga rin pala sa aking YouTube channel para maging updated sa mga susunod na videos. And kindly follow na rin ako sa aking Facebook page, Honda Cars Quezon City Best Deals, Ross Oliver Cruz. So, just in case any concerns uli, pwede kayong mag-comment sa comment section or message nyo ako sa aking mga social media or doon sa aking contact number. So guys, yun lang. Thank you and God bless.